Are you familiar with POV Security Agency Incorporated? Yes, Your Honor. Sinong may-ari nito? My wife is part owner of that. She's one of the shareholder and one of the incorporator, Your Honor. Kasama dito ang wife mo Yes, Your Honor. sa mga may-ari. Yes, Your Honor. Now, totoo bang impormasyon na nakalap nitong committee na ito na kayo ngayon ang nag-gagwardiya sa mga sabungan ng pitmaster ni Atong Ang, yung Manila Arena, yung sa Lipa Arena, at saka yung sa Santa Cruz, Laguna, kung saan na doon nawawala itong mga tao na ito. Kayo daw ang security provider doon. Kayong security agency ninyo ang na-deploy doon. During the time ng mga nawala na incidents, Your Honor, hindi pa po ang security agency nila, Mrs. It just take post February 15, 2022, Your Honor. So during the time of missing incidents, Your Honor, POV Security Agency is not the one providing security for as those mentioned, Your Honor. So, kailan kayo nakakuha ng kontrata with Pitmasters or yung This year, kumpanya ni Atong Ang na kayo ang mag-provide ng security guards doon? Your Honor, February 2022, Your Honor. February. 2022, Your Honor. Magpakitanggal kayong yung Hindi ano ko para lang mas short. maklaro. February 2022. Yes, Your Honor. And the last incident of missing persons was January 13, 2022. Hindi ko po alam yun, Your Yes, Honor. that's per record of this committee. January 13, 2022. Then, nag-take over kayo as security provider, security services provider ng lahat ng mga arena ni Atong Ang sa anong date yun? February, Your Honor. February. Hindi ko lang sure, Your Honor, kasi hindi naman ako part ng ano. February 2022. Yes, Your Honor. Hindi kaya ito'y reward ni Atong Ang sa'yo sa yung mga pabor na binigay mo sa kanya, yung pagbigay sa'yo ng kontrata? Diretso ang tanong. No, Your Honor. This is a legitimate business, Your Honor. You have to apply or bid for such contract to be rewarded or awarded to you. So, such allegation na sinasabing reward, hindi po, Your Honor. Alam mo, I have nothing against you doing business with any clients, kahit sa Atong Ang man yan o kung sino ang pwede mong kanegosyo. Wala, kasi sa akin, we encourage, I even encourage you to do business para hindi ka mangungurakot. Kung yung ikaw ay police, engage ka sa negosyo, maganda yun para alalay sa income mo. Kahit na malaki na sweldo mo, you do business, basta legal lang. You encourage you to do that. But itong mga coincidence na ito, very kung ano yung mga coincidence na ito, eh. Very suspicious. On my part, ha? Huwag mo akong sisihin dahil police rin ako na kagaya mo na marunong magsuspitsa na something wrong is maybe happening behind the scene. Na dati ang kakontrata diyan na security agency na nagugwardiya sa mga arena ni Atong Ang ay sabi nila dating NBI, ex-NBI, tapos tinanggal. Ngayon ikaw ang pumalit, yung agency ng asawa mo, not necessarily you, yung agency ng asawa mo. Pero after all those incidents na nangyayari, kaya ako, with my malicious mind, forgive me if I'm malicious, dahil dati rin akong police, marunong rin ako mag-isip, naisip ko tuloy na baka reward ito ni Atong Ang sa'yo dahil sa mga pabor na binigay mo
services na binigay mo sa iyo, whatever services na binigay mo sa kanya. Yun lang sa akin, ha? Yes, sir. Don't get offended. Pareho tayong police. Yes, Your Honor. Nakakaintindi ka kung paano, how does a policeman thinks. Yes, Senator Tolentino. Chairman, my curiosity just was broadened and triggered by your line of questioning. I'd like to ask the Chief of the Philippine National Police, General Carlos, and probably I'm alerting the representative of the Secretary of Justice. Is this allowed under existing PNP policies? Is there a conflict of interest wherein a police officer not yet retired from the service is allowed to have his wife be part of the board of directors of a security agency, being supervised also by the Philippine National Police? I'm sure, Colonel, wala rin naman akong masamang bagay tungkol sa iyo, but you might have classmates being part of the ano ba yung agency na PSIA, ano ba yun, ano tawag doon? PSIA? OBP. Hindi po, yung nagsusupervise ng yung SOSIA. I'm sure you have classmates, you have future classmates who will be there, and who knows, in the near future you might be a member or even the head of SOSIA. How is this, General Carlos, is this allowed? Is this a potential conflict of interest issue na yung nasa serbisyo pa ay allowed yung asawa niya kahit bukod yung asawa, knowing fully well the conjugal nature of a business entity, pinapayagan ba ho ito na magnegosyo yung asawa na nasa serbisyo pa, o hindi ba dapat hintayin mo na mag-retire, umalis sa serbisyo bago pumasok sa security agency? General Carlos, sir. Yes, sir. Thank you, Mr. Chair, Your Honor. Sa amin naman po ay napapayagan po yung amin pong asawa o kamag-anak as long as legitimate po yung business. At ang iniiwasan nga po namin doon ay magamit yung impluensya, maaaring impluensya ng isang pulis doon sa negosyo. So, very clear na po niya, kapag ito po ay hindi po doon sa pulis, eh, napapayagan naman po yon. Ngayon, kapag magkakaroon po ng conflict on interest, doon naman po pumapasok yung pulis na nagda-divest siya kung meron din po siyang negosyo na maaaring na magamit po niya yung kanyang impluensya. Ganun po yung marami po sa amin po mga kasama ang nagtatayo po o nai-involve po sa business as makadagdag ng kita para sa amin pong pamilya. Ngunit doon na rin po nag-iisip yung amin pong mga pulis na kapag yung aming pwesto o aming pong impluensya ay magagamit, ay kailangan naman pong hindi po namin gamitin po yun. Hopefully, ganun po ang pag-iisip ng aming pong mga kasama sa Philippine National Police na uunahin po muna yung kapakanan ng serbisyo ng aming pong organisasyon, kahit na po napapayagan po namin yung aming pong mga kamag-anak o yung kaming asawa na ma-involve sa legitimate businesses. Yes, Your Honor. Thank you, General Carlos.